Ayan, so sasagutin natin kung ano ang guidelines ng LTO pagdating sa pagkakaroon ng bagong sasakyan. Ito kasi yung katanungan ng mga bagong car owners. Maaari ba itong magamit sa kalsada kahit na wala pang ORCR? Ang sabi ng LTO, yes, maaari itong magamit on the basis of sales invoice for 7 days. So, ibig sabihin, 7 araw lamang maaaring magamit ang sasakyang wala pang ORCR sa kalsada. At kapag lumampas ang 7 days at ikaw ay mahuli, maaari kang magmulta ng 10,000. Kapag nagkamulta ka na ng 10,000 at hindi mo pa rin na-obtain, wala ka pa rin ORCR na nakukuha, ay maaari nang ma-impound ang iyong sasakyan. Okay? Maaari mo pa rin namang makuha ang iyong sasakyan provided na makapagbibigay ka ng patunay na bayad na ang iyong fines or penalties. Okay? Who to chase to obtain ORCR? Ibig sabihin, sino ba ang dapat kulitin? Sino ba ang dapat kausapin para magkaroon ka kaagad ng ORCR sa loob ng 7 days at dapat hindi ito lumampas on that specific days. Okay. Ngayon, kung wala ka pang ORCR na maibigay sa iyo ang dealer, ano ba yung dapat mong hingin o dapat kang magkaroon mula sa kanila? Ito yung permit to drive. Ang permit to drive ay dapat aprobado ng LTO. Ibig sabihin, alam dapat ng LTO kung bakit nag-issue sa iyo o sa atin ang dealer ng permit to drive. Maaring nagkaroon ng delay sa pagitan ng LTO o kaya naman ay sa pagitan ng dealer. Kaya aprobado ito dapat ng LTO. Kung hindi, maaari kang magreklamo sa DTI dahil violation ito ng Consumers Act. Karapatan natin na magamit ang ating sasakyan, mapakinabangan ito sa ating mga purpose o gusto nating paggamitan ng sasakyan. At kapag tayo ay nagreklamo sa DTI, maaari silang magpadala ng show cause order sa dealer. Ito yung tinatawag na notice to explain. Ibig sabihin, hihingi sila ng paliwanag mula sa dealer bakit wala pang OR